Hi guys! So for today, nandito ako ngayon sa lung center. Magpapa bone marrow biopsy ako. Hi guys! Good morning! So dito na to nung, yun, yung kagabi nga. Tapos ito na yung kinabukas. Hindi na ako nag-vlog kasi ano, pagod na kami sa biyahe. Tapos natulog na kaso, ayan, na heplak na din ako. Tapos may mga, nakadalawa nga sila, hindi niya agad nakuha. So yan, dito na nila tinutusok yung ano ko kasi hirap sila kumuha ng ano ko, ugat. Kaya doon na napupunta. Tapos nakuha na din ako ng tikod. Madaling araw na yon. May tumawag na nurse. Advice lang ako na huwag kumain kasi gagawin na yung ano ko, bone marrow biopsy. May ano kasi yun, may fasting siya na 8 hours. Kaso nakainom na ako ng tubig ng 7 o'clock kasi 7:30 na. Hindi ko alam paano yan mangyayari. Gutom na pa mo ako kaya nagising ako. Hi guys, so ayun, may pumuntang doktor kanina. Yung doktor ko sa HEMA. Ah, sabi niya, bukas pa pala gagawin yung sa bone marrow biopsy ko. Bali, yung kaninang fasting ko, hindi siya matutuloy. Bali, kumain ako today. And then, tomorrow ng 3 PM siya gagawin. Hindi kasi ako pwedeng mag-video kung ano yung mga ginagawa nila. Bawal yun. So, ayun, ano na lang, kung ano na lang yung mga ganap. I-check ako na lang sa inyo kung ano yung mga sinabi and kung ano yung mga nangyayari. Hi guys! Good morning! Bali, day 3 na to. Ang aga pa lang, 6 o'clock. Ako na 6 o'clock. And gagamusal ako ng lugaw. Bumili lang ako ng lugaw papa ko sa labas kasi ano, last meal ko na to before ako bone marrow biopsy. Hi guys! So ayun, nakapag-ilamos na ako and nagpalit na ako ng damit ko para mamaya. Nilagyan na din ako ng dextrose. Hi guys! So, 1:50 PM na. And, naka-monitor na ako ng BP. And, ayun. Tsaka yung pulse ox. Minamonitor nila para kapag mag-ano sila, mag-bone marrow. Ayun. Yes, makikita nila yung mga vital signs. Ayun, hindi naman ako kinakabahan. Pero kasi 1:50 na, tapos 3 PM na yung procedure. So, ayun, papatulogin naman din kasi ako, kaya hindi naman ako kakabahan. Hindi naman ako kinakabahan, kaya nawatawa ng Diyos. Lane! Tapos na, tapos na ano mo. Tapos na yung bone marrow procedure mo. 99 yung ano mo. Medyo inaantok pa. Tulog mo na ulit ako. Hi guys, update lang ulit. So ayun, naimaswasan na ako, nakatulog na ako. Ginawa pala nito yung procedure, 15 minutes lang. Pero yung tulog ko, isang oras siya. Bali, anong gadaw guys, yung ginawa daw sa akin, may pinasok siya na parang wood screw. Yung siguro yung sinasabi ni Doc na yung special na karayom. Parang screw daw siya na pinapasok para sa ikot-ikot siya. Sa ikot-ikot siya sa likod ko. Hindi naman, ngayon hindi naman siya masakit. Hindi ko naman siya nararamdaman. Tapos kumuha din sila ng konting buto sa likod ko. Para yun yung ibabiopsy nila. Yung ano ko po pala, Dok, yung mga result ko po nung CT scan, yung bago po, okay naman po sila. Ginawa noong June 16. Compared doon sa CT scan mo noong 2018, mas nag-progress yung ILD. Mas nag-progress, ibig sabihin mas dumami po. Dumami, mas kumalat yung puti. Kaya siguro mas hingal. Parang random ko po na mas niningal na po ako. Dumating kanina si Doc Mirog and tinignan niya yung sugat ko. Lilinisin sana niya. Kaso wala man pala siya, as in tuldok lang. Ayan, papakita ko yung picture sa inyo. Yan. Ganyan lang siya, guys. So, wala na siyang nilinis.
Naka-ready pa mo yung mga betadine. Tapos, yun, hindi na niya nalinis. Okay na yun, hindi na niya nilagyan ng gasa. Wala na, inalis na niya. Ganun lang. Eh, wala din naman kasi akong nararamdaman. Hindi naman siya masakit. As in, wala man akong naramdaman. O yun. Tapos, uuwi na kami niyan. Nalakad na ni Papa ko yung sa billing. Bali, maghihintay na lang kami niyan ng kung okay na. Tapos, nag-aayos na din siya ng gamit. Hi guys. So, ayun. Pa-uwi na kami. Ginabi na kami. And, sobrang traffic pa. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my FB page. Thank you. God bless.